So meron tayong pasyente rito. Isang Epson L3110. Blinking red, mga kaibigan. And kapag kayo na-open daw, bumabalibag yung print head ito. Malakas, no? Hanggang dito lang siya. Testingin natin. Ganun lang. And then, magbiblink na siya. Yung power button and red blinks. Ulitin pa natin. Tignan ninyo. Power on. Hanggang ganun lang siya. So, ang problema dyan, mga kaibigan, karaniwan naman, based on our experience, walang iba, kundi si flex cable. And kung papansinin natin, nayupik na si flex cable dito, mga kaibigan, si flex. So, ito yung ipapalit natin. Meron tayong extra flex cable. Kung papansinin nyo, nayupik na yung kanyang flex cable. So, sira na siya. Kailangan na itong palitan. Check nyo kung may mga butas dyan, may nasira, no? Bent. Kasi halos parang pin din yan, mga kaibigan, eh. Yan. So, balitan natin to. Tanggalin natin to. Push natin. Careful, mga kaibigan. Dapat meron kayong tweezer tool. Meron kasing spring dito na dapat tanggalin. So, remove natin yung flex cable. Then, merong spring tong cover ng roller nya. Dito. Huwag nyo wawalain to, mga kaibigan. Very important to. Tanggalin natin muna. Then, ito. Tatanggalin natin tong belt. Meron lang ng lock yan. Kailangan lang natin i-push. Yan. Para matanggal siya. And remove natin. Yan. Then, nakalimutan natin dito ang tanggalin. Sa may print head kasi yan. Yan. Ay, stuck na rin daw to, eh. Huwag nyong gagawin ito kung wala kayong gamit. Dapat meron kayong gamit, meron kayong tweezer tool. Kabilin naman natin ito. Kabilaan. Then screw. Tanggalin natin yung kanyang print head. Meron tatlo dito. Extra careful. Print head yung tatanggalin natin dito. Ito matanggal. Okay. So ito na yung head. Angat natin. Then remove natin yan. Tanggalin natin to. Yan. Same as true with here sa pins. Yan. Yan. Natanggal na natin. Lalagyan na natin yung bagong flex cable. Kunin natin tong bell. Yan. Yan. Kunin natin yung bagong flex cable. Ganyan yung position niya. Nilagay natin to. Uy, tanggal yung belt. Daan natin dito. Extra careful kayo. Huwag yung maputol itong mga to, ha. Mamaya natin lagay yung belt. Parehas lang naman ng Epson L3110 and L3210. Parehas lang yan ng belt ng flex cable.
i-lock natin dito. Make sure na ma-lock natin. Yun. Maglalock naman yan eh. Basta wag yun lang masira. Okay. So, next tayo dito sa 4-pin. Ito yung mahirap kung wala kayong tweezer tool. Ang strategy ko dito, tinatanggal ko muna ito. Itong side cover niya. Dali lang naman lagay ito later on. Kasi dito natin ipapadaan yung kanyang 4-pin ng flex cable. Okay. Then, ilain natin itong kanyang slot. Kung hindi nyo mahila to, ibig sabihin nakalock, galaw-galaw nyo lang dito sa gears. Tapos may move nyo na siya dito. Okay? And ito yung sinasabi kong strategy. Itong 4-pin. So, ang alignment kasi nito pa ganyan. Okay? Ganyan siya. Sagat natin dito sa dulo. And lalagay natin itong kanyang 4-pin flex cable. Okay. Yan. Itong pins dapat nakaharap sa logic board dito. Okay. Kasi nandiyan 'yon yung slot mga kaibigan dito. May makikita kayong slot dito. So lagay niyo 'yan. Then konting tusok lang. Kung meron kayong tweezer tool, pwedeng-pwede rin. Extra careful baka mabutasan niyo, masira niyo rin yung cable ha. Dapat hindi na yung matulis na bagay yung gagamitin niyo dito. Push natin gamit ang tweezer tool. Yun. So, lalagyan na natin siya. Hindi pa. Check na natin. So, nilagay na natin. Push lang natin siya para make sure na madiin. So, moment na yan. Extra careful lang dapat kayo. Okay. So, I think nilagay na natin siya. Tapos na tayo dyan. I-ayos na natin to. Dapat ganyan yan. And ito dadaan dyan. Right? So make sure test nyo rin, siguraduhin nyo na hindi na siya may sasagi, hindi siya sasagi sa kahit anong parte dyan. Katulad nito, sumasagi siya, lock lang natin ulit. Okay, testing ninyo. So dapat hindi sasagi yung slot sa kahit anong parte dyan. Okay, then testingin natin, kung ayaw, i-realign natin. Basta huwag lang masisira itong pin. Sana hopefully okay na siya. Kasi sensitive din to, itong mga pins dito. Yan. Very sensitive yung mga yan. Lagyan natin yung split head. Okay. So mamaya natin siya i-lock. Testingin lang muna natin. So, hopefully hindi na natin makita yung kanyang error na red blinks and ano pa. Fatal error. Black, yellow na empty na ito. Magenta, sayang. Okay. Then try natin i-turn on. Testing, hindi naman sasagi. Ilagay natin yung kanyang flex cable dito sa part na to. Alright. So, isa pa, nakalimutan natin ilagay yung ano, yung cover. So, mayroong spring to, mga kaibigan, ha? Careful kayo dito. Meron lang ginilock to. So, ilabas natin yung cable. Lock, push. Okay. Then, lagay natin yung spring. Oops, dapat hindi mo natin lalagay pala ito. Yung spring. Kung i-check nyo yan, meron tayong makikita dito, lagayan ng spring. Uy, naulog pa. Lock.
Dapat yung maganda-gandang tweezer tool lang gagamitin ninyo. Hindi pa ako nakabili ng bago sa akin. Yun, ilagay na natin. Balik natin to. And balik natin yung cover. Testingin natin. Tignan natin kung makikita pa natin yung error o hindi na. Plug in natin. Tignan natin kung gagalaw na ng maayos yung kanyang print head. Turn on. Yun. So okay na siya. Hindi na siya bumabalibag. Gagalaw na ng maayos yung kanyang print head. Yun. So hintayin natin na mag-stable siya, sana wala na tayong makitang error. So napalitan na ng bago yung kanyang flex cable. Kasi kung may error pa yan, naku po. Pero sure lang, sure na sure yan. As long as healthy yung nilagay nating flex cable, okay na to. And we should be seeing a stable green light na. Yun. Yun. Stable? Done. So okay na siya. Flex cable, yung problema, buwabalibag. Yun lang. Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.